Ang altar na pagsusunugan ng handog. Ika-27 kabanata. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. 7 kalahating talampakan ang haba. 7 kalahating talampakan din ang lapad. At 4 kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok. Nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar, at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar. Sapatungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangang galing ito sa kahoy na akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambahan. Palagyan ng bakuran ang toldang sambahan at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 kalahating talampakan ang haba at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 kalahating talampakan ang haba at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kurtina na 30 talampakan ang haba. Kailangang gawa ang kurtina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos isabit ang kurtina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran. At kailangan ding may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ang haba at 75 talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinong telang linen na 7 kalahating talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang ulibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon.